Kahapon, nagsagawa ng Joint Maritime Military Exercises ang Pilipinas kasama ang Japan, Australia, New Zealand at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Ang mga ganitong ehersisyo ay bahagi ng patuloy na kooperasyon ng mga bansang ito upang palakasin ang seguridad sa rehiyon, lalo na sa harap ng mga hamon tulad ng territorial dispute at militarisasyon sa South China Sea. Ang maritime exercises na ito ay nagsisilbing pagpapakita ng pagkakaisa at determinasyon ng mga kaalyadong bansa na protektahan ang kalayaan sa paglalayag at tiyakin ang seguridad ng mga karagatang sakop ng kanilang teritoryo. Mahalaga rin ito upang ipakita ang suporta ng mga kaalyado sa Pilipinas, lalo na sa gitna ng mga issue sa teritoryo laban sa China. Sa isang pahayag noong Sabado, sinabi ni General Browner na ang Multilateral Maritime Cooperative Activity ay kinabibilangan ng mga Naval at Air Forces Unit ng mga kalahok na bansa at nagpapakita ng sama-samang pangako na palakasin ang kooperasyong pangrehiyon at international bilang suporta sa isang libre at bukas na Indo-Pacific. Ang mga lalok sa military exercise ay ang GMAS Sydney Aircraft Carrier at isang Royal Australian Air Force, ang PAA Poseidon Maritime Patrol Aircraft. Sa Japan naman ay ang Guided Missile Destroyer na JS Asai Class at ang Multi-Purpose Frigate Mugani Class na JS Mikuma. Sa New Zealand ay ang Royal New Zealand Navy Ship na ANZAC Class Frigate HMNZS Tekana Naval Combat Ship. Sa Pilipinas ay ang dalawang pinakabagong warship. Ito ay ang BRP Antonio Luna Class Guided Missile Frigate at ang BRP Gregorio Del Pilar Corvette Class. At sa US naman ay ang USS Howard DDG 83 Destroyer Ship. Ang aktibidad ay isasagawa sa paraan na ayon sa international na batas at may angkop na pagsasaalang-alang sa kaligtasan ng pag-navigate at sa mga karapatan at interes ng ibang mga estado. Sabi din ni General Browners ay idinagdag ang mga multilateral na pagsasanay na pagpapakita ng mga pangako ng mga kalahok na bansa sa kaalyado ng pag-navigate at overflight. Ang pambansang demokratikong kilusan naman na aktivista na nagpoprotesta rin sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea ay nagbabala laban sa pagpapahintulot ng mga mas maraming dayuhang militar sa karagatan at teritoryo ng Pilipinas na nagsasabing ang militarisasyon ng rehiyon ay nanganganib na maaladkad sa Pilipinas sa tunggalian sa pagitan ng China at US at mga kaalyado nito. Ngunit ito ay di napapanahon. Ang mga protesta nila dahil mas importante ay ang paglaban ang ating teritoryo. Nananawagan ito para sa pagpapalaki ng mga kakayahan sa pagtatanggol sa loob ng bansa para sa mga diplomatikong diskarte at paraan sa pagpanawagan para sa international na suporta para sa paghahari noong 2016 at para sa mga kasanib na civilian patrol na mga bansa sa Southeast Asia, kabilang ang mga may nakikipag-competential claim sa South China Sea. Malaki ang papel ng mga ganitong ehersisyo sa pagpapabuti ng kooperasyon sa pagitan ng mga militar at ng iba't ibang bansa, lalo na sa rehiyon ng Asia-Pasipiko, kung saan mahalaga ang seguridad dahil sa mga issue tulad ng tensyon sa South China Sea. Ang China noong Sabado ay nag-anunsyo din ng mga pagsasanay sa dagat sa paligid ng Scarborough Shoal na sakop ng Pilipinas, kung saan inaangkin ito ang hindi mapag-aaring langang soberanya.
ang PLA Southern Command noong Sabado ay nag-organisa ng bung pandagat at himpapawid upang magsagawa ng regular na reconnaissance, maagang babala at sea air patrol exercises malapit sa tubig na nakapalibot sa Yuwang Island ng China. Ang ilang mga individual na pandabas na bansa ay nag-uudyok ng kaguluhan sa South China Sea na lumilika ng kawalang tatag sa rehiyon, sinabi ng People's Liberation Army Southern Command sa isang pahayag bilang reporter ng State Media Global Times, kasabay ng kanilang pagpoprotesta sa ginawang joint military exercises sa West Philippine Sea. Nananatiling na-alerto ang mga tropa ng INCHIC, determinadong ipagtanggol ang pambansang soberanya na seguridad at karapatan sa pandagat at nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa South China Sea, dagdag nito. Ngunit wala namang maipakitang pruweba ang China sa kanilang military exercise. Kaya ito ay pinagdududahan ng international media dahil ang China ay magaling sa mga paggawa ng fake na bagay, mapaniwala lang nila ang lahat sa kanilang kaduda-dudang kakayahan na makipaggera, mangkin lang ang mga teritoryong hindi naman sa kanila.